sa ating pong pagtulog ngayong gabi sa ating Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dumudulog po kami ngayong gabi sa iyong harapan. Nagpapakumbaba po kami, O Diyos. Inaamin po namin na kami po ay makasalanan at hindi po kami nakarating sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Humihiling po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, O Diyos. At nagpapasalamat po kami dahil kung hihingi po kami ng kapatawaran, ikaw po ay willing na magpatawad sa amin at hindi mo lang kami patatawarin. Lilinisin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Dahil dito, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri. Samahan mo po kami ngayong gabi sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Malayang kumilos ang iyong Santong Espiritu at inaanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay umawit. Sabayan niyo kami sa pagpupuri sa Panginoon. Isipin natin yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. By singing, think about His love. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. I forget His mercies. He satisfies my desire. Think about His love, think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget about His love, think about His goodness, think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. 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 Tunay nga na napakalaki ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kahit tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, anumang storm ang
dinadaanan natin o dadaanan natin o nadaanan natin, yung assurance natin na alam ng Panginoon lahat na nangyayari sa sitwasyon natin. At alam natin na ang Panginoon ay nag-i-intercede sa bawat isa sa atin. Amen. And it is because of His great love. Bakit nga ba inaallow ng Panginoon yung mga storms sa buhay natin? Kasi He wants to soften our hearts. Sometimes kasi matitigas tayo na nakatingin tayo dun sa anong meron tayo, anong kakayanan natin. Kala natin kakayanin natin. Pero pag pinadaan na tayo sa bawat storm ng buhay natin, saka natin marirealize, oo nga Panginoon, Ikaw lang ang makakatulong sa atin. And He wants us to know Him more in our lives. Pagdadaanan natin yung mga mahirap na pagsubok na ito, dahil gustong magpakilala ng Panginoon sa atin kung sino siya. Ano man yung pagsubok mo, kailangan mo ng kagalingan, papakita sa iyo ng Panginoon that He is our healer. Kung kailangan mo ng pananalapi, papakita ng Panginoon sa iyo that He is the provider. Magpapakilala siya sa atin at He will transform our lives. Magugulat ka na dati ang kala mo sa sarili mo, ikaw si Superman, ang galing-galing mo. Pero nung pinagdaanan mo yung buhay mo, yung humbling experience na mararanasan natin on how God will transform our lives. Kasi mag-give up na tayo eh. Lord, give up na po ako. Hindi ko na po kaya. Samahan mo na ako. Eventually, ang buhay natin mababago, magta-transform, magkukonform tayo sa Panginoon. At hindi lamang po yun. He will strengthen us. Palalakasin tayo ng Panginoon. Dahil mananangan tayo sa mga pangako ng Panginoon, mananangan tayo sa mga salita ng Panginoon. And we will enjoy His presence. The storm in our lives, it is only a temporary season of our lives. Hindi po ito forever for life. Season lamang po to. At pagkatapos po nun, makikita mo yung glory ng Panginoon and you will enjoy His presence. Amen. The manifest presence of the Lord will be in us. Kaya patuloy tayong lalago, patuloy tayong malalapit sa Panginoon. And that is the purpose of the storm na inaalaw ng Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, ngayon pong gabi, magpapatuloy po tayo muli sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Wow. Thank you, Sister Olive. Salamat din po sa inyong lahat. Thank you rin, Pauline. Okay. Are you still excited to learn from God's Word? Hindi ko alam kung bakit every time na magsasalita ako tuwing 8 o'clock, doon naman ako parang inaatake na, so please pray for me. Mukhang meron talagang pumipigil. At kahina naman, before mag-start kami, I feel better. Pero every time na uupo ako rito sa upuan na to, doon ko nararamdaman na parang may nagwi-withhold. So, manalangin po muli tayo. Aming Ama na nasa langit, naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasaway namin anumang gawa ng kalaban upang hadlangan ang iyong gawain. Dalangin ko po, Panginoon, i-release mo po ang iyong kapangyarihan. At sa aming kahinaan, Panginoon, mahayag ang iyong kapangyarihan. Lord, sa gabing ito, nais po namin idalangin sa inyo, mga kasamahan namin. Even yung mga kasamahan naming pastor, pamilya ng mga pastor, na may mga karamdaman, sa iyo namin sila idinudulog, Panginoon.
Tulungan mo po sila, O Diyos. At dinadalangin ko po na samahan niyo po kami sa gabing ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala itong bahaging ito ng aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan ng gagaling sa inyong Espiritu Santo. Amen. Amen. So, kagabi, pinag-aralan natin why Jesus allows storms in our lives. At itong lesson na ito ay itinuro ng Panginoon primarily sa kanyang mga alagad. So, nagkaroon ng test or exam. At kinonfront ni Lord o tinest ni Lord yung kanyang mga disciples. Nagkaroon nga ng storm. At doon natin makikita na talagang si Lord meron siyang maliwanag na reason kung bakit inaalaw niya yung mga storms sa buhay natin. Ngayon namang gabi, ipagpapatuloy natin yung pagtuturo ng Panginoon. Ang object lesson natin ngayon, hindi na muna yung mga disciple. Although, handun din yung mga disciple, pero ang in-address ng ating Panginoon dito ay yung crowd, yung mga tao. Okay? Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. So, John chapter 6 pa rin, from verse 22 to 24. So, ibibigay ko na lang sa inyo yung pinaka-background. So, matapos pong ang Panginoon ay umakyat sa bundok, dahil pilit siyang ginagawang hari ng mga tao, umalis siya at pinauna na niya yung kanyang mga alagad na pumunta ng Capernaum. Naglakbay na nga sila sa dagat. So, patuloy siyang hinahanap ng mga tao na pinakain niya ng 5,000. At ito rin yung mga tao na pilit siyang ginagawang hari. So, the same crowd. So, nung na-realize nila na wala na si Jesus, at they came to realize na they were heading to Capernaum, some of them sumakay ng bangka. Of course, hindi naman kakasya yung maraming mga tao na yon sa bangka. Yung iba po, nag-travel on foot. Can you imagine ganun sila ka-persistent to seek the Lord? No, yung iba, naglakbay sa dagat, sumakay ng bangka. Yung iba, naglakad, going to Capernaum. Alam nyo, we were privileged sa mag-asawa na narating namin yung Capernaum. At nakita namin, doon sa Capernaum, doon nakatira si Peter, si Andrew, maging si Philip dun sa area na yon, no? Sabi sa verse 59, look at your Bible, sa chapter 6 pa rin po tayo, these things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. So, ang setting, Capernaum. At hindi lang basta sa Capernaum, sa synagogue. So, ang pangyayaring ito ay nangyari sa synagogue. Ano yung synagogue? Yung synagogue, yung po yung parang multipurpose hall ng mga Jew wherein pwede silang sumamba, pwede silang magkaroon ng community meeting. Yung synagogue, pwede rin pong ginagawa rin nilang parang public library. At kuminsan po, mga kapatid, ginagawa rin nilang courthouse yung synagogue. Okay? I am very much familiar dito. Naalala ko nung nasa seminary ako. Ito yung aking ginawang research paper about the synagogue. So, it's very interesting dahil maraming pwedeng mangyari dun sa synagogue. At isa na nga dun yung pagtuturo. So, si Jesus, during this time, ay naroon sa Capernaum, sa synagogue, para magturo sa mga tao. Kasi dumagsana naman. Jesus is becoming more popular during this time. In fact, mayroon din pong mga yung pumunta ron, hindi lang po yung mga ang tawag dito? Hindi lang po yung crowd ang pumunta ron, mayroon din pong mga leading priest na pumunta doon to witness
kung ano yung mga bagay na itinuturo ni Jesus. So meron ding mga from Jerusalem pumunta doon para, of course, maging parang i-observe yung mga bagay na itinuturo ni Jesus. So try to imagine the same crowd doon sa pinakain niya ng 5,000, tapos meron ding mga taga Galilea na nandun na sa lugar na yon. Idagdag pa po natin yung mga leading priests from Jerusalem. Naroon din sila to witness doon sa mga bagay na itinuturo ng ating Panginoon. Ngayon, to make the long story short, makikita po natin dito, nagkaroon ng tinatawag na question and answer si Lord. So, isa ito sa strategy rin ng pagtuturo ng Panginoon. No? Question and answer. Pero sometimes, si Lord, may pagka-witty. No? Makikita natin yung wisdom ni Lord kuminsan. Yung sagot niya ay hindi yung tanong. Minsan, indirect yung answer ni Lord dun sa question. At meron siyang gustong bigyan ng point. Pinag-aaralan namin sa kaming mga pastor, meron kaming natutuhan na isang pamamaraan ni Jesus ng kanyang pagtuturo. Ang tawag daw dun sa ganung klaseng pagtuturo ay yung kreya. Saka ako ni-explain kung anong ibig sabihin nun. Pero yun po yung style ni Jesus in teaching his disciples and in teaching other people. No? Question and answer. So, makita po natin, there are several questions na itinanong yung mga tao. Sabi sa verse 25, Rabbi, this is the first question. When did you get here? Okay? When did you get here? Or, Rabbi, when did you come here? When did you come here? Kailan kayo pumunta rito? Okay? Kailan kayo nakarating dito? Okay? Pero alam nyo, sabi ko nga sa inyo, si Jesus, medyo may pagka-witty siya. Okay? Hindi niya po sinagot yung tanong na yon. Sa halip, binalik niya yung tanong sa mga tao. No? Sabi niya, truly, truly, I say unto you, you seek me, verse 26, not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life. So dito natin makikita, mga kapatid, no? Sabi ko nga sa inyo, ang audience niya kasi rito, yung mga pinakain niya ng 5,000 dun sa opposite side nung lake sa Sea of Tiberias. Naalala nyo yung nakarang o yung diniscuss natin kahapon. So, instead of answering their question by telling them when and why he came, ang ginawa ni Jesus, ibinalik niya yung tanong doon sa mga tao. Jesus told them why they came. Okay? Kayo, bakit kayo pumunta rito? Okay? Why they came, no? Because they wanted more food miraculously provided by Jesus. No? Sabi rito sa verse 26, ano? You seek me not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled. So, they wanted the bread. Gusto na naman nilang makakain. At hindi lang yung makakain, mga kapatid, ng bread. Gusto na naman nilang makakita ng himala mula sa ating Panginoon. So, medyo naging thrill seeker itong mga crowd na ito. At talagang intentionally, gusto nilang makakita pa ng himala and confirmation kung talagang siya nga yung miracle working
king, no? Yung gusto talaga nilang gawing king si Jesus, hindi nawawala yung intention nila na si Jesus ay kilalanin na nila bagong na bagong king that will lead them against the Roman oppressor. Remember, sila nga po during the time ay under the Roman Empire. So, naghahanap talaga sila ng leader or king na maaaring mag-lead sa kanila. At sa mga pinakikitang himala ni Jesus, mukhang he is a candidate, a would-be candidate to become a king. So, naging very persistent itong mga taong ito. Pero sinabi ni Lord, "Do not labor for food which perishes, but for food which endures for eternal life." So dito nagbato ang Panginoon ng isang bagay na mukhang napakahalaga. Kasi nga po, dito makikita natin, merong, ang mga tao po, merong iba't ibang kadahilanan kung bakit lumalapit sa Panginoon, no? So sasagutin muna natin yung tanong na, why do some people came to Jesus? Bakit nga ba itong mga taong ito naglakbay ng malayo? Yung iba nga sumakay ng bangka, yung iba they walk on their foot para lang makarating doon sa Capernaum, at yung iba naman merong mga Jewish elders na galing pa ng Jerusalem para pumunta lang ng Capernaum. So that's very interesting. Okay? Ngayon, dito natin makikita, mga kapatid, na yung mga tao na sumusunod sa ating Panginoon during that time ay merong iba't ibang kadahilanan kung bakit sila sumusunod. Okay? Ngayon, ang tanong, alam nyo, dito natin makikita na motives matter to God, no? What is our motivation of being Jesus followers? Kayo po, sabi nyo kayo isang alagad ni Jesus o tagasunod ni Jesus. Bakit kayo sumusunod kay Jesus? O tayo, mami, bakit tayo sumusunod kay Jesus? Pauline, bakit ka sumusunod kay Jesus? Anong nagmo-motivate sa'yo? Kinabahan si Pauline. Kinabahan ba? Oo, kasi importante anak, masagot natin ano bang tamang motibo natin. Kung bakit natin to ginagawa, bakit ba tayo sumusunod sa Panginoon? You know, some people are looking for miracles. And some people are looking for provision. Katulad nitong mga taong ito, mukhang interesado sila na makakain uli ng libre. Okay? Mukhang masarap yung tinapay na nakain nila at hinahanap-hanap nila. Okay? So, some people are looking for miracles. Some people are looking for provision. Some people are looking for protection. Some people are looking for healing. Alam nyo, merong iba't ibang motivation ang mga tao. Bakit sila sumusunod sa ating Panginoon? Are we His followers because of what we will get? Or is it because we love Him sincerely? Kaya ka ba talaga sumusunod sa Panginoon? Kasi meron kang nakukuha mula sa Panginoon? Or talagang mahal mo siya kaya ka sumusunod sa kanya? Naalala ko yung sinabi ni John F. Kennedy, yung famous speech niya. Sabi niya, "Do not look for what the government can do for you, but look for what you can do for the government." Kaya sumikat ng gusto si John F. Kennedy. Kasi yun yung naging motivation niya sa mga tao na huwag nyo lang isipin kung ano magagawa ng gobyerno ninyo para sa inyo, kundi anong magagawa nyo para sa inyong gobyerno, para sa inyong bansa. So dito, makikita natin, mga kapatid, iba-iba nga yung motivation. Ngayon, while, of course, excuse me, while others, kaya sila sumusunod sa Panginoon is because they want to have a full satisfaction. Okay? And have
eternal life. Okay? Sana, yun ang isang layunin natin. No? Hindi lang yung tinatawag na maabot lang yung ating mga temporal need or earthly needs. Kasi yung iba, kaya lang sumusunod kay Jesus para lang matagpo yung kanilang temporal and earthly needs. Ang gusto ni Jesus, hindi lang ikaw sumusunod sa Kanya para lang tagpuin yung temporal and earthly needs. Gusto ni Jesus, ibigay sa iyo yung full satisfaction and bigyan ka ng buhay na walang hanggan. So, higit pa ron ang gustong ibigay ni Jesus sa mga tao. Kaya nga sabi niya, do not work for food that spoils, yung literal bread, no? But work for real food. Sorry, mukhang ma-fibers dito. Okay? But work for real food, food that endures to eternal life. Actually, yun po yung pinakalayunin ni Jesus, no? Jesus' main, of course, the people's main concern was their stomach. Makakain uli nung literal food or literal bread. But Jesus wanted them to be concerned about not about their stomachs, but about their souls. No? So, from physical bread, pag-uusapan na po natin yung tungkol sa spiritual bread. Dito po kasi, merong revelation si Jesus na sabi niya, I am the bread from heaven. In other words, I am the bread of life, sabi sa verse 48. So, yun yung parang pinaka-central message ni Lord, no? Or ito yung revelation ni Lord nung panahon na yun. Okay, now, bread. Pag-usapan muna natin yung bread, mga kapatid. Bread is a symbolic representation of God's life, yung kanyang sustaining provision. When Jesus told the hungry crowds that He was the bread of life, He was teaching them, particularly His followers, that He alone was the true source of spiritual life. Okay? Of course, no, literally, yung bread po kasi, bread is nourishment for the body. Tama po ba? Ako po, mahilig din akong kumain ng tinapay. No, meron kaming paborito rito, yung monay. No, meron kami nabibili dito sa may malapit sa John Hay na masarap na bilihan ng monay. Paborito rin dito sa bahay namin yun, yung monay. Kasi nga, it nourishes the body. But Jesus is offering spiritual bread that feeds spiritual lives. It brings our soul to life and offers a way of salvation. He alone can satisfy our deepest needs and longings. He alone can make us feel full and satisfied, overflowing with blessings. So, di ba, bread is a gift from God. Naalala nyo yung bread from heaven na kinain nung panahon ni Moses, yung tinatawag na manna. Na every morning, parang bumabagsak na nga lang sa, parang umuulan ng tinapay na pinupulot na lang nila every morning.
Pero hindi pwede silang mag-imbak ng sobra-sobra kasi yun ay madaling ma-spoil. That's good for the day. No? Kaya nga, give us this day our daily bread. No? Bread is a gift from God. But bread also, sa context po ng Bible, no? Bread is also symbolized the Word of God, no? Which nourishes our soul and spirit. So bread provides energy for daily living. Okay? If they wanted to receive the living bread they desired, they need to believe. So dito makikita natin, sabi ni Jesus sa mga tao, do not work for food which perishes, or do not work for food that spoils. Instead, work for food which endures to eternal life. So mukhang exciting, no? Kasi yung ino-offer ni Jesus, yung food na i-offer niya, hindi lang yung bread na maaaring makasatisfy ng stomach mo, pero itong bread na ito, which endures to eternal life, which, sabi niya, which the Son of Man will give to you. So, yung tinutukoy niya ritong bread that will endure to eternal life, si Jesus lang ang makapagbibigay noon sa kanila. Okay? For on Him, the Father, God has set His seal. Alam niyo ba ang purpose ng seal? So, siya daw yung sinelyuhan ng Diyos na magbigay, ginarantiyahan ng Diyos na si Jesus ang makapagbibigay nung food na yon or bread na yon that will endures to eternal life. Siya yung sinelyuhan, siya yung ginarantihan ng Diyos na makapagbibigay lang nung bread that endures forever. So, yun yung in-address ni Jesus dito sa tanong ng mga alagad, no? Tanong ng mga tao. Ngayon, sabi sa verse 28, ito yung second questions. What shall we do so that we may work the works of God? Ang nasa isip na naman nitong mga taong ito, ano bang pwede naming gawin para magawa namin yung gawain ng Diyos? So kasi nga ang nasa isip nila, meron silang kinakailangan gawin to please God. At magawa nila yung gawain ng Diyos. So parang human effort. Pero ano ang naging sagot ng ating Panginoon? Verse 29. This is the work of God that you believe in Him whom He has sent. This is the work of God that you believe in Him who He has sent. Kung ikaw ay, ito'y pinangako ng Diyos, no? If they wanted to receive the living bread they desired, they needed to believe. They needed to believe. Hanggang sa sumegwi na nga po itong mga crowd. Pinag-usapan na nila yung mana sa panahon ni Moses. At sabi nila, our fathers ate mana in the wilderness, as it is written, He gave them bread out of heaven to eat. Pero kinurek po sila ni Jesus dun sa pagkaintindi nila. Sabi niya, truly, truly, I say unto you, verse 32, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of the heaven. So, hindi si Moses ang source, ang nag-provide. Sabi ni Jesus, my Father, no? My Father who gives you the true bread out of heaven. Ngayon, for the bread of God is that which comes down out of the heaven and gives life to the world. So parang unti-unti, mga kapatid, ini-introduce ni Jesus yung bread that comes down out of heaven. And this bread gives life
to the world. Pagdating ng verse 35. Sige po, basahin niyo po ito. Kasi sabi ng mga tao, Lord, always give us this bread. Anong sagot ng ating Panginoon sa verse 35? Okay? Pauline, pakibasa mo ng malakas. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Okay. Di ba itong mga taong ito, interesado lang sila sa bread, o literal bread, no? Pero ngayon, mukhang interesado na sila, mukhang ready na sila to accept yung bread na which comes from the Father that will gives life to the world. Sabi nga rito sa verse 33. Ngayon, dito sa verse 35, literally, directly, tinuro na ni Jesus na sabi niya, I am the bread of life. Inulit po niya yan sa verse 48. Very emphatic. Sabi niya, I am the bread of life. This is the first I am na binanggit ni Jesus. I am the bread of life. Remember, in the Old Testament, tinanong ni Moses, pag tinanong ako ng mga tao, anong sasabihin ko? Sino ka na nagsugo sa akin? Sabi ng Yahweh, I am who I am. At ngayon, sa New Testament, ipinakilala ni Jesus kung sino siya, I am the bread of life. The God who revealed to Moses in the Old Testament is the same God who revealed Himself as the bread of life. Nagmanifest ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus na kung saan sinabi niya, I am the bread of life. Now, that's very significant, no, mga kapatid. Makilala natin kung sino si Jesus. Na si Jesus, hindi lang siya yung makapagbibigay ng temporal nourishment sa atin. Kung hindi, siya yung makapagbibigay ng nourishment to our souls that will give us full satisfactions and eternal life. Ngayon, well, mahaba po yung naging paliwanag ng ating Panginoon dito mula verse 35. Pero isa-summarize ko na lang po yung mga pangako ng Panginoon, especially kung tinanggap mo si Jesus bilang the bread of life. Okay? Meron po kasing apat na pangunahing promises si Lord doon sa mga mananampalataya sa Kanya bilang the bread of life. Una, okay, sabi dito sa verse 35, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Okay? Anong ibig sabihin nun? Mararanasan mo lang yung full satisfaction. Okay? Full satisfaction when you believe in the Lord Jesus Christ as the bread of life. Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Now, yung po ay, yung salita pong yun ay isang, ang tawag doon ay, pwede natin sabihin hyperbole yun, no? Ang ibig sabihin lang po talaga nun, you will experience full satisfaction na kung ano ang iyong pangangailangan ay tatagpuin ng ating Panginoon. Okay? Di ba, remember sabi niya sa John 10:10, I have come that you might have life and have it to the fullest or abundantly. Yun ang pangako ng Panginoon sa sinumang mananampalataya sa Kanya. Okay? Sa John 10:10 yun.
Pangalawa po, mga kapatid, sabi sa 6:37, He will never drive away anyone who comes to Him. When you come to Him, or when you believe in Him, sabi ng Panginoon, hindi kita itataboy, no? Sabi rito, all the Father gives me will come to me, and he who comes to me, I will certainly not cast out. So meron tayong assurance na every time na lumapit ka sa Panginoon, Pauline, hindi ka niya itataboy, hindi ka niya tatanggihan. Anyone, all of us, in other words, sino man ang lalapit sa ating Panginoon, hindi niya itataboy, hindi kanya tatanggihan. So dito makikita natin, no? Dito lahat ng ethnicity, lahat ng tao, any race, any language, any culture, any people can come to Jesus. At ang pangako ng Panginoon, kung lalapit ka sa kanya, hindi kanya itataboy. 'Yun ang isa pang pangako. Pangatlo, he will lose none of all that the Father has given to him. Verse 39. Sabi rito, this is the will of him who sent me, that of all that he has given me, I lose nothing. Okay? I lose nothing. Meaning, he will lose none of all that the Father has given to him. Wow. So, dito natin makikita na pag lumapit ka sa Panginoon at nanampalataya ka sa Panginoon, talagang hindi ka niya bibitawan. Hindi ka lang niya tatanggihan o hindi ka niya itataboy, kundi hindi ka niya bibitawan. No? He will lose none of all that the Father has given to him. Next, sabi niya, I will raise him up on the last days. Another promise dito ng Panginoon. At inulit niya uli yan sa verse 40. Sabi niya, binanggit na niya sa 39, binanggit pa uli niya sa verse 40. Sabi niya, but I will raise up on the last day. Verse 40. For this is the will of my Father, and everyone who beholds the Son and believes in Him will have eternal life, and I myself, sabi ni Jesus, I myself will raise him up on the last day. Hallelujah. Can you imagine yung kung habang nandito ka sa sanlibutan ito, okay, mararanasan mo yung abundant life, yung full satisfaction. I remember, no, kanginang umaga nung ako'y nagbabike, habang ako'y nagbabike, I'm just contemplating yung message na ito ng Panginoon sa atin. Iniisip ko, Lord, mula pa nung bata ako na nagkaisip ako, yung kung paano ko sinustain ni Lord, no? Paano niya ako pinalaki, kung paano niya ako binigyan ng pagkakataon na lumaki sa isang pamilya na may takot sa Diyos, tapos binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-aral kahit naging pasaway tayo nung tayo'y estudyante. Pero sa biyaya ng Panginoon, ako'y tinulungan niya na makatapos ng pag-aaral by the grace of God. Salamat din sa asawa ko na ginamit ng Panginoon na nag-motivate sa akin, nag-support sa akin. Okay? Hindi lang yun, no? Yung hanggang sa nagka-pamilya nga ako, hanggang sa yung mga anak ko ay lumaki, nakapag-aral, at ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon as I remember the goodness of God. Yung bang, ano pa mahihiling ko sa Panginoon, no? Habang ako po'y nagbabike ang inumaga, nagko-contemplate ako yung naging desisyon ko ba na sumunod ako sa kalooban ng Diyos sa buhay ko, meron ba akong dapat pagsisihan? Wala po. Naranasan ko yung life to the fullest sa aking buhay. No, naging para sa akin yung full satisfaction. Tama yung inawit natin, He satisfies. No? Kasi nga siya yung bread of life.
na nung tinanggap ko siya, nung hinayaan ko na kumilos siya at maghari siya sa aking buhay, naranasan ko lahat yon sa aking buhay. Kaya nga, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. And sabi nga, I will raise him up on the last days. At ito pa mga kapatid. Tumalun na po tayo ng verse 58. This is the bread which came down out of heaven, not as the fathers ate and died. He who eats this bread will live forever. Hallelujah. Okay? Ano ibig sabihin nun? He who eat this bread will live forever. Kung tatanggapin natin si Jesus bilang the bread of life, no? Hindi lang siya magbibigay ng satisfaction sa atin. Hindi tayo itataboy ng Panginoon, hindi niya tayo bibitawan, i-raise up niya tayo in the last days. At ang pangako pa ng Panginoon, He will live forever. Saan ka pa? Okay, saan ka pa? Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, let me challenge each and every one of you, yung buhay, bilang Panginoon ninyo at tagapagligtas, bilang bread of life, bread from heaven, that will bring not only temporal nourishment, but will give us eternal blessing and benefit. Wala pong lugi kung ikaw ay susunod sa ating Panginoon. So dito, in-address niya yung lahat ng mga tao, hindi lang yung mga alagad niya. Even yung crowd. Binigyan niya ng pagkakataon yung crowd na makilala siya kung sino siya. Ito yung revelation ng Panginoon kung sino siya. Yung revelation na, I am the bread of life. The bread from heaven. Na sinugo ng Ama. Ano yung tamang response natin? Sabi sa verse 29, this is the work of God that you believe in Him whom He has sent. So yun ang dapat nating maging response. Matapos nating makilala kung sino si Lord, ang tamang response natin, believe in Him whom the Father has sent. At ano ang resulta nito? Sabi ko nga sa inyo, ang daming benefit. Kung tatanggapin natin at mananampalataya tayo sa ating Panginoon, doon natin mararanasan yung full satisfaction. Okay? Full satisfaction. Kaya nga sabi niya, He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. We will experience the full satisfaction. Hindi niya tayo itataboy. Hindi niya tayo bibitawan. And He will raise up. I will raise Him up on the last days. Kung tayo man ay mamatay, mga kapatid, meron tayong blessed assurance na He will raise us up on the last days, and we will live forever. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po at naging very patient ka sa mga tao. Bagamat maaari silang nagsimula mali yung motibo nila, kaya sila sumusunod sa iyo. Pero naging matyaga ka sa kanila na ituro kung ano yung dapat nilang pagsumikapan. Sabi mo nga, do not work for food which perishes, but work for food which endures to eternal life. Panginoon, salamat buong tiyaga mong itinuro sa kanila na hindi lang sila dapat mag-desire ng food for the stomachs, but food for our soul that will bring us the full satisfaction.
that will, at ang sabi mo pa nga, you will never drive away anyone who comes to Him. He will lose none of all that the Father has given to Him. Hindi mo sila bibitawan. And pangako mo pa, I will raise Him up on the last days. And he who eat this bread will live forever. Lord, sa gabing ito, dalangin ko po magkaroon kami ng assurance sa gabing ito sa mga blessings and benefit na ipinangako mo sa sinumang mananampalataya sa inyo. Sino man sa inyo magtitiwala. Kaya nga Panginoon, pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa inyo. Indeed, Lord, there is satisfaction. There is security in you, O Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang gabing ito. Naway patuloy kang mag-manifest sa buhay ng bawat isa. Naway maranasan ng bawat isa kung sino ka, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, dalangin ko po, continue to reveal yourselves to us. Naway makilala ka pa namin kung sino ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Indeed, Lord, walang talo kung kami ay susunod sa inyo. Walang talo kung kami po ay mananampalataya sa inyo. Salamat po. Panginoon, dalangin ko po sa gabing ito, yung bawat pamilya, bawat tahanan, patuloy niyo po silang abutin, patuloy niyo po silang katagpuin. Nawa maranasan nila yung the fullness of life. Maranasan nila na ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa ng himala. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan at nag-iingat sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po dahil ikaw din ang nagbibigay sa amin ng kagalingan. At hindi lang kagalingan sa aming mga pisikal na katawan, kundi pinagagaling mo maging ang aming mga espiritu at ang aming kaluluwa'y nililigtas mo. Amen. Panginoon, yun ang higit na mas mahalaga. Hindi lamang yung mga earthly and temporal blessing, kung hindi yung mga eternal blessing and eternal benefit na ipinangako mo sa iyong mga salita. Naway maranasan namin ang lahat ng ito sa aming mga buhay. As we put our trust in you. Amen. Dadako po tayo sa ating sa gabing ito, kakaroon po tayo ng symbolic act wherein ang tinapay na ito ay sumasagisag sa ating Panginoong Jesucristo, sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa sa pag-participate natin sa banal na hapunan na ito, isipin natin na pinapapasok natin at tinatanggap natin at nananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang the bread of life, the bread from heaven, the bread that can bring satisfaction and that can bring eternal life to us. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Sa gabing ito, O Diyos, nananampalataya kami sa iyo
na ikaw nga ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming mga kasalanan. Ikaw ang the Lamb of God, ang haing makapagpapatawad sa aming mga kasalanan. Inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin. Kaya Panginoon, as we eat this bread, we remember what you have done for all of us. Kumain po tayo ng sabay-sabay na may pasasalamat. As we drink in this cup, we remember also your blood that was shed on the cross on Calvary, Panginoon. Salamat po sa iyong pagtubo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Ang iyong dugo ay banal sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan, sa ikapaglilinis ng aming mga karumihan. Siya rin nagsisilbing kagalingan, hindi lang na aming mga pisikal na katawan, kundi kagalingan ng aming mga espiritu at kaluluwa. Salamat din po dahil sinelyuhan mo ang iyong pakikipagtipan sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Uminom po tayo ng sabay-sabay na may pasasalamat sa ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. Thank you, Lord. Bago po natin batiin yung mga kasama natin, maaari po ba tayong, mayroon po kasi mga pumasok na mga prayer requests na kung saan gusto po nilang tayo po ay manalangin para sa mga may sakit. Manalangin po tayo. Panginoon, ikaw po ang nakakakilala ng bawat isa at mga pinagdadaanan namin. Humihiling po kami ngayong gabi, Panginoon, na kalingain mo po ang mga pastor ngayon na sila po ay nasa kritikal na kalagayan, Panginoon. Alalahanin mo, Panginoon, yung mga bagay na ginawa nilang paglilingkod para sa iyo, O Diyos. Dinadalangin po namin si Pastor Moya, Lord God, na nasa ospital ngayon. Panginoon, yung himala mo, O Diyos, ay maranasan niya ngayon, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ikaw yung makapangyarihan, ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon nila, at ikaw, Panginoon, alam namin, Jesus, na ikaw ay nag-i-intercede para sa kanila, O Diyos. Kasama na rin po ang pamilya ni Pastor Romy, O Diyos, dinadalangin po namin na patuloy kang magkawad ng kagalingan sa kanilang buong pamilya. At sa mother ni Sister Emma, Lord God, na dumaranas ng matinding sakit dahil sa lumbar arthritis niya, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, ibsan mo, Panginoon, ang bawat sakit na nararamdaman niya, Panginoon. Tulungan mo po siya, magkaroon po siya ng comfort, Lord, sa pangalan ni Jesus. At sa mga kapatiran natin na humihingi ng kagalingan, ng panalangin para sa kalakasan, Panginoon, kilala mo po sila, O Diyos. Bigyan mo po sila ng kalakasan na ma-overcome ang mga bagay na dumaraan sa kanilang buhay. Panginoon, maraming salamat po sa assurance na kung kami ay dadalangin, ikaw ay makikinig, Panginoon, sa aming mga dalangin. At ikaw ay tutugon na naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Inaalala din po namin sa panalangin yung mga medical staff sa Chinese General Hospital na humingi sila ng panalangin. Lord, patuloy niyo pong pagharian. Kumilos po kayo sa mga nagtatrabaho dito sa Chinese General Hospital na marami sa kanila ang na-infect ng COVID. Ganun din sa Philippine Orthopedic, kaya temporarily nag-shutdown ang hospital na ito dahil maraming mga doktor, nurses, and medical staff ang na-infect. Lord, dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa mga frontliners,
sa mga doctors and nurses and medical staff na nagtatrabaho sa mga ospital. May your continuous protection. Patuloy niyo pong bigyan sila ng special covering. Put your hedge, O God, over their lives, O Lord. Upang patuloy sila makapagbigay ng serbisyo sa mga pasyente nila na dumadami sa panahong ito. Salamat po sa iyong pagtugon at naniniwala kami, Panginoon, na malalampasan din namin ang lahat ng mga pagsubok na ito as you intervene, Panginoon. Panginoon, dalangin namin makialam ka na, kumilos ka na, Panginoon, sa aming kalagitnaan, maghari ka na, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa iyong gagawin. Amen. Nawa'y patuloy tayong bigyan ng protection ng Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat isa, at bawat mahal natin sa buhay. Maraming maraming salamat po for joining us, na napakaganda po ng ating napag-aralan ngayon, Jesus being the bread of life. Thank you so much, Sister Nerissa Aduca, at dalangin ko na patuloy na bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon at kagalingan kay Brother June. Ka Sunny De Guzman, Sister Jane Dingo, Karika Castillo, Brother Jerry Garcia, at si Ate John and family, Kuya Feli Aquino, Evelyn Gamboa, Sir Sean Coys, Dora Rebocchiao, Justa John, Glad Alcantara Galano and William and Gwen, Kuya Ray Gonzalez, Glenda Martin, Cecilia Madronio, Kabets Del Rosario, Ka Edith De Guia. Patuloy na pagalingin si Marlon sa pangalan ni Jesus. Lolita Rimas. Sir Sean. Emma Gonzalez at sa mga kapatid niya sa Cavite, mga De La Cruz, Ate Seni Baruga. Seni Baruga. Merlene Locahin, welcome back, Sister Merlene. Sir Rod, Sister Maribic Villasenor, Risa Poseido, Nanay Sean, hello po, Ate Tess Del Rosario, Sister Paz de Ulayan, Wilma Tamiing, Tito Ben and Tita Judy, hello po. Michelle K, Sister Pasta Ulayan, Kuya Ray Gonzalez. Tapos na. Michelle K, Johan and Mateo, Ma'am Abet and Kuya Jojo, Kuya Jing and Ma'am Des and Lola Esther, hello po. Shoning Poseido, Gadiel Alcantara, hello po. Edna Rimas. Rimas. Ka Susan De Guzman, Sister Erlinda Cruz, Abby De La Cruz, Erlinda Cruz, Daisy, parang eko ko, Daisy Balong, Sharon Alcantara, Pastor Gilbert, Nanay Esther and Tatay Cesar, Brother Alduin, Sister Josepa Kulanay, Brother Rex Agusti, Rosemary Sherbo and Ate Gemma Sumila, Pastor Sunny Lumanog, Didit Marasigan, hello BFF, Leonora Calion, Katungal. Sorry, Katungal, sorry po, wala kasi yung salamin ko. Jennifer Camero, Ricardo Katipunan, Cyrene, Susette and Sister Susette and Painado, ang ating tagapalawan ni si Asiel Almasco, Arlene Uson, Brother Ahmed. Ahmed, hello. Nanay Ludita and Sasa, Tatay. Ador. Ador. sorry po. Mark Jester and Carm. Ati Che. I'm so glad na nakapasok ka na sa opisina. Cecilia, Cindy, Doctora Ellie, Shello, hello sa buong pamilya, and Wilma Tamin. Ang lahat po ng viewers natin sa YouTube na hindi natin nakikita yung mga pangalan, magandang gabi po sa bawat isa. May ingatan po kayo ng ating Panginoon. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless and good night.